Hi brush friends! In this video ay magtatagalog ako since ang i-review nating product ay proudly made from the Philippines. So ito yung handmade watercolor from Letters of Marwin. I think the brand name is Yuska Handmade Watercolor. Nabili ko to sa Shopee account niya pero matagal ko na siyang nakikita na nagpo-post sa mga Facebook groups about dito. And the moment that I saw the swatches, nagka-interest agad ako knowing na wala pa akong nakikita na gumagawa ng handmade metallic watercolor dito sa Pilipinas. Tapos nung nag-post siya, na-open na siya for second batch of orders. Hindi na ako umasa na magkakaroon ako ng slot doon kasi yung post niya sobrang dami ng comment na nagpapareserve talaga sa kanya. So sabi ko hihintayin ko na lang na i-release niya to sa market at doon na lang ako bibili. Pero na-surprise ako kasi nag-message siya sa akin and offering me a slot for his second batch of orders. So, syempre, dahil gusto ko talaga magkaroon nitong handmade watercolor niya at ang ganda kasi talaga ng mga swatches na pinost niya, I grabbed this opportunity para masama ako dun sa second batch niya. So, ang haba ng hair ko dun. So, thank you, Letters of Marwin, for the slot that you have given to me. I'm so excited to use this handmade watercolor. Pagkakita ko pa lang dito sa thank you card niya, na-surprise ako kasi parang embossed yung name ko pero alam ko yung paint niya yung ginamit niya dito. And super ganda nung pagka-metallic niya. Meron din siyang freebie dito, yung 2 extra colors niya. I think dahil limited lang yung supply niya dito, hindi na niya to sinama sa set. Yan, so ito na yung set ng kanyang handmade watercolor paints. Yuska Handmade Watercolor. So, meron diyang notes how to avoid mold growth in this kind of paint. Here's a closer look to the content of this tin case. Ito yung dalawang freebie niya, which is the Sol and the Pixie. Yung tin case na pinaglagyan sa mga paints is sakto lang sa 24 colors. And parang matte yung pagka-finish nitong top niya. Meron din siyang free water brush na large size. And silica gel para maiwasan yung mga mold growth. Ito na yung 24 colors ng handmade watercolor paint. Each pan has the name of the color and meron ding swatch dun sa paper. And nakarap siya ng foil and paper. Hindi rin tinipid yung pagkakalagay ng paint dito kasi nakikita nyo naman na puno talaga yung pan na ito. So ilalabas ko lang lahat ng watercolor paint. And it's fun kasi para ako nagbubukas ng candy at ang bango din itong watercolor na to. I don't know kung likas ba to sa mga handmade watercolors or meron siyang inilagay na something na pampabango, pero ang sarap niyang amuyin para talaga siyang amoy candy. Thank you.
let's swatch these paints. Unang swatch ko palang na-impress na ako kasi para siyang mamahaling watercolor metallic paint. Vibrant din niyang tignan kahit sa black paper or sa white paper siya gamitin. Medyo nakakalito lang yung mga color blue, parang halos magkakakulay sila. Lalo na yung Lay and Juvia, parang hindi ko masyado makita yung difference nilang dalawa. Pero the rest of the colors are okay and vibrant, and makikita nyo talaga yung pagka-metallic ng colors. So, ito yung dalawang freebie, which is the Pixie and Sol. I think Sol yung ginamit niya dun sa thank you card. Now, I'm trying to paint a simple floral bouquet on a black paper para makita natin kung gaano mag-stand out yung pagka-metallic nitong handmade watercolor paint nito. Overall, super satisfied ako dito sa handmade watercolor paint na to. And this is something that Filipino artists should be proud of. I think it's comparable to the branded one that I already have. Pero ang maganda dito kay Letters of Marvin, he has 24 colors to choose from at ang gaganda kasi nung mga color choices dito sa set na to. If you're a Filipino artist wanting to try metallic handmade watercolors, please do check Letters of Marvin. Thank you everyone for watching. See you on the next video.